Nagdagdag ng puwersa ang 4th Infantry Division bilang tugon sa kampanya ng gobyerno na tapusin ang problema laban sa teroristang grupong CPP-NPA-NDF bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kinabibilangan ang mga ito ng 127 bagong sundalo na nagtapos mula sa mahigit 5 buwan na training sa 4th Division Training School sa Malaybalay City, Bukidnon. Sinabi ni Lieutenant Colonel Christian C. Uy, ang commandant ng 4th Division Training School, na sumailalim ang mga bagong privates sa 4 buwang Basic Military Training o BMT at 45 araw na Infantry Orientation Course o INFOC na humubog sa kanila upang maging disiplinado at maging handa sa pagsugpo sa 5 dekada na insurhensiya sa bansa. Kaagad ide-deploy ang mga ito sa iba't ibang units ng 4th ID sa Northern Mindanao at Caraga Region. Ayon kay Brigadier General Oliver Vislino, ang acting commander ng 4th ID, na malaki ang magiging papel ng mga bagong sundalo upang maisakatuparan ang hangarin ng Pangulo. Nagpaalala rin ito tungkol sa kaakibat na responsibilidad ng tungkuling kanilang tinanggap bilang mga miyembro ng Philippine Army. Ginanap ang closing ceremony ng Infantry Orientation Course sa 4th ID Gymnasium sa Camp Evangelista, Barangay Patag, dito sa lungsod ng Cagayan de Oro noong Lunes, Disyembre 20. Kabilang ang mga bagong privates sa Candidate Soldier Course Class 669-2021 sa Linlahi, kung saan 91 ang lalaki habang 36 ang babae. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.